Hello guys! Kumusta kayo? Nandito na naman ang inyong Plant Ninong! Good morning guys! So ngayon, ang gagawin natin ay tuturuan ko kayo kung paano mag-propagate ng aking Bacularis plant. So kung naalala nyo guys, ito si Bacularis o tinatawag namin si Larry. Kung naalala nyo sa video, siya yung aming Bacularis plant na nagmula dito. Nagmula dito sa maliit na to. Tapos dumami siya ng ganito. So, ngayon guys, may nakita akong paso sa labas na hindi ko na nagkaginagamit. So, ipaso ng aking mga halaman dati. So, ngayon, dito ko napagdesisyonan na ilipat ang ating Bacularis plant. So ngayon, i-transfer natin si Larry. Alright guys. So ang una kong ginawa, siyempre, una dapat pagtarin mo ang mga lupa. O mas magandang pino. Yan siya guys. Ilalapit ko yung camera. Yan. Focus. Yan. So meron ako dito mga hydrocorn na ginagamit ko dati sa hydroponics. So, ginawa ko na lang siyang pampaganda para hindi expose yung lupa. So, guys, simulan natin. Actually, alam nyo guys, ang Bacularis plant, napakadali nitong paramihin. Ayan. Alright. Una, bubunot lang tayo ng isang halaman dito, isang Bacularis plant sa ating original na or main plant. So makita nyo, may mga ugat na siya guys. Saan sa camera? Yan, makita nyo. Yung, diba? So napakadali lang yan. Gagawin natin dito is, syempre, una o-observa natin rin yung root system ng halaman. Yan. So tingin ko dito sa isang to is medyo hindi na siya ganun ka-healthy. Tingnan mo, hindi na siya, medyo madilaw-dilaw siya ng konti. Ayun. Tama. So gagawin ko diyan since meron naman ako ditong gunting. So I just decided na putulin na lang ito. Ayun, dito. Siguro dito sa may kandang mas. So ayan, the reason na hindi ko pinutol dun sa main kasi ayaw ko rin ma-hurt yung ano niya eh. Ayan. Ayaw ko ma-hurt yung main root niya. So ayan. So just simply transfer it here. Ayan. So since siya yung pinakasimula. Ayan. Lubog natin ng konti. Alright. So yun. Guys, so ang target ko or ang plano kong gawin is ilipat lahat ng ito dito or at least magtira lang ng pinaka or ilan-ilan na planta nandito. Kasi guys, nung dati si Larry, ito si Bacularis namin na plant, as in talagang pagkakatanda ko na sa limang plant lang siya dito, lima, tapos dumami na siya ng ganyan. Siguro around 6 months dumami na siya na. Siguro mas dadami pa nga siya kung na supplyan ko rin siya ng maayos na lupa. Kasi dito kung titingnan nyo guys, ano lang yun eh, yung mga kokopit lang ko siya tinanim. Yan, naawa na rin ako sa kanya. Wala na rin masyado yung nutrients. So I just decided na i-transfer na. So ayan guys, decide na rin ako na ayusin yung ating main Bacularis plant. Ayan, ayusin ko na rin yung pagkakatanim sa kanya since medyo yun, bumuhaghag na yung soil niya sa kakakuha ko rin ng mga na-transplant ko.
para mas mag-regrow pa rin siya sa future. Plano ko na rin siyang dagdagan ng mga lupa na makakapag-supply din ng patuloy na nutrients para dito. At ayan guys, we're almost done. Ayan, so sa nakita nyo, almost done. Marami rin ako nakita kanina dun sa labas na hydrocorn. At ay sasabi ko sa inyo yung mga ginagamit ko noon sa hydroponics, which was dito ako tinatanim yung mga halaman ko. Yan yung parang nagiging lupa niya. So ngayon, hindi ko pa namang ginagamit. So plano ko siyang gamitin dito para rin hindi na rin expose yung lupa. Pampaganda na rin guys. So lagyan natin. Ayun guys, tapos na natin ilagay yung ating mga hydrocorn o hydro pellets. Ayan, tapos may mga kita din akong pebbles sa labas, yung mga puti. Pampaganda na rin yan. Ayan. Ayun guys, so syempre ang isa sa pinakamasarap gawin sa lahat after mo mag-transplant, syempre yung bibiligan mo. Ayan, shower sila dyan guys. Oha. Ayan guys, so nakita nyo, tapos na natin ilipa si Larry, aka the Bucolaris, or aka Larry. Ayan, so nakita nyo sa kanyang bagong bahay. Okay guys, so nakita nyo, ayan, ayos. Ayan, so guys, yung mga pagdidilig din, bukod sa masaya siyang gawin after mo mag-transplant, eh nakakatulong din siya na mas masiksik yung lupa. Ayan, so makita nyo, tsaka mas malinis yung tingin nyo doon sa tanim. Ayan. Okay. So ito, kung nakita nyo, medyo nakahapay pa. Yung term na nakahapay, nakahapay. Medyo nakatagilid pa siya or slanting. So yung mga yan, after maybe a week, tatayo yan pag nakakita nyo na yung or pag yung mismong halaman ay nakapag-adjust na sa bago niyang tirahan. Ayan. So ayun guys, yun lang yung video. Maraming salamat ulit sa panonood. At ito ang inyong Plant Ninong sa susunod na episode. See you soon! Bye!